itong level up na to, parang sabi ko nga sa'yo, maaga yung bagong taon nyo. Maaga yung 2025 nyo. So, parang, kunwari, nasa level 1 ka ngayon. Imagine nyo yung mga games, guys. Kunwari, nasa level 1 ka ngayon. Tapos, pupunta ka ng level 2. Hindi pa. Kumbaga, parang nauna ka eh. Nauna ka sa karera, ganyan. Kumbaga, sa race, nauna ka. Ikaw yung nangunguna. Okay? And, maaga mo siyang dadalhin for 2025. I hope that makes sense. Sana naiintindihan nyo yung ibig ko sabihin. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is 4th quarter kapalaran. Para ngayong October, November, December para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Kung ano na lang yung makaresonate sa inyo guys, take that message. So, unahin natin tong deck na to guys. Ito yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay, mga paparating sa inyo or pwede nyo ma-experience guys. Ito yung deception mga kapiksino. Someone is wearing a false mask. Mga mapagpanggap na tao, mga balat kayo, mga nagbabalat kayo. So mag-ingat kayo guys, no? Sa mga strangers and even dun sa mga hindi strangers. Sometimes kung sino pa yung mga akala nyo na kilala nyo, kaibigan nyo, kamag-anak nyo. Sila pa yung unang magta-trader sa inyo, diba? So, again guys, mag-ingat kayo sa mga pagtitiwala sa mga tao sa paligid nyo. Matutong maging mapagkilatis guys, okay? Wala man masama kung pagdudahan nyo yung ibang tao. If your intuition tells you to, then it's your guide telling you na there is something wrong, okay? Okay, so for some of you guys, mga kapiksi, maaaring merong hindi experience, sorry. Hindi mapipigilang sitwasyon, no, na maaaring ma-experience kayo ngayong October to December and itong sitwasyon na to parang hindi siya masyadong kagandahan ni sitwasyon. Huwag kayong matakot dito sa death card na to mga kapiksi. It doesn't necessarily mean na may mamamatay, no, but there may be some things or some people na mawala, no, sa buhay nyo. So ibig sabihin pwedeng mawala sila sa inyo kasi aalis sila, mag-iibang lugar, ganyan, or situation na mag-end, no. Ibig sabihin baka may matapos na sitwasyon sa isang buhay mo na hindi, kumaga, hindi siya mapipigilan mga kapiksi. It's inevitable and kahit anong gawa natin, parang mangyayari at mangyayari siya. Okay? So, ang importante is matuto natin tanggapin ng maluwag sa kalooban natin yung mga nangyayari sa buhay natin, positive man or negative, para mabilis tayong maka-adjust, guys. Okay? And then yung next na mensahe sa inyo, Aquarius. Ito guys, no, matuto parang syempre this is 4th quarter, di ba? So ito yung mga times of socialization, gatherings. So yung iba sa inyo, ganyan, party-party, may mga interaction kayo, social interaction with the people surrounding yung mga kapiksi. So, keep in touch with them. Importante na alam nyo yun, na nagki-keep in touch tayo sa mga tao na talaga namang ka-keep in touch, keep in touch, no? Mga kapiksi, as we grow old, sometimes may mga tao na bigla na lang nawawala sa buhay natin. We lost contact, we lost in touch. Pero there are people na they remain sa buhay natin kahit na hindi tayo araw-araw nagte-text or palaging nagte-text sa kanila. Mga kapiksi, may mga tao pa rin na palaging nandyan para sa atin. So, keep in touch with them, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong 4th quarter, guys. Shuffle ko muna to habang sinashuffle ko to. Panoorin nyo yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Mas ipag ka ba at mas ikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt ng negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi?
Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, Paano Mag-Manifest ng Abundance Video Course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong promo ngayong October. Magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte subliminal guys. So pampaswerte sa buhay, sa pera, at sa love life. Worth 1,500 yung freebie na yan. So i-avail nyo na guys, sobrang ganda. And meron din tayong bagong course mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kapit ng mga jowa nyo guys. 20% discount naman yan until October 31. Kaya i-avail nyo na guys. So, Aquarius guys, kayo ay represent ng King of Swords. So, maglalatag tayo ng tatlong beses tayo maglalatag ng spread mga kapiksi para sa October, November, and December. Pero anytime sa loob ng fourth quarter guys, pwede nyo siyang ma-experience. So, dito meron din tayong presence ng another Earth sign, Aquarius, Gemini, Libra. This is both negative and positive mga kapiksi, no? For some of you, nakikita natin na may mga challenges. May mga aalisin sa'yo sa universe. Actually, itong mga problema na to, parang meron siyang, for some of you, maaari kayong maka-experience ng mga challenges or problema, guys, no? Pero itong mga problema na to, parang, ito yung sinasabi natin na it's inevitable na hindi siya mapipigilan na mangyari. So, mangyayari at mangyayari talaga to, guys. Pero, sa pangyayari na to, parang meron inaalis sa'yo sa universe. Parang meron siyang inaalis sa buhay mo na unnecessary tao or unnecessary sitwasyon na pahirap sa'yo, no? Kumbaga parang hindi mo ma-let go itong person na to or hindi mo ma-let go itong sitwasyon na to, pero si universe ang gagawa ng paraan para ma-let go mo ito kasi parang ang dala-dala sa'yo nitong tao na to or sitwasyon na to is more pahirap kesa sa more pasaya or more biyaya, ganyan, or more paluwag. Parang more pahirap ang dala-dala sa'yo nitong sitwasyon na to. Kaya parang si universe na mismo ang mag-aalis nito sa buhay nyo. So parang may experience mo siya na parang problema or parang masakit sa dibdib mo or sa kalooban mo. Pero sooner, kapag totally nawala na siya sa buhay mo, dun mo marirealize na, oo nga, no, hindi pala siya worth it na ipaglaban. Mas okay pa pala siya na mawala sa buhay ko. Mas magaan. Parang mabubunutan kayo ng mga tinik, mga kapiksi. Okay? Now, on the good side naman, guys, ito yung mga energy ng success, tagumpay. For some of you, dahil ito yung last quarter na ng 2024, kung meron kayong mga goals na sinet for this year, mga kapiksi, this is a strong message na nahihit mo yung mga milestones, nahihit mo yung mga goals mo, nahihit mo yung mga target mo, mga kapiksi. You are in track. And for some of you, maaaring konting push pa, pero kapag kayo ay nagtuloy-tuloy hanggang sa last quarter, hanggang sa December or last quarter, mga kapiksi, talagang mabubullseye mo, no? Mabubullseye mo yung target mo, mahihit mo siya. So this is, again, the energy of success, tagumpay, victory, kaya i-main-main nyo na to. And this is also progress. Parang sinasabi dito na hindi pa tapos yung 2024, wag ka munang magpabanjing-banjing, okay? Meron ka pang tatlong buwan, so dun sa loob ng tatlong buwan na yon, ibigay mo na yung best mo for 2024, mga kapiksi, kasi yung resulta nito, dadalhin mo siya sa 2025 naman, okay? So napakaganda, mga kapiksi. For some of you guys, parang merong manunuyo, no? Parang merong maglalakas ng loob na manunuyo sa inyo, probably pwedeng new lover ito, mga kapiksi, no? Parang magpaparamdam sa mga single, parang may manunuyo sa inyo, magko-confess ng kanilang nararamdaman, pero parang hesitant kayo, parang nagdadalawang isip kayo, doubtful. Eh, okay lang naman yun guys, especially kung hindi nyo pa masyadong kilala yung tao. Kilalanin nyo muna mabuti kapag komportable na kayo, tsaka na kayo umoo sa kanila. Okay? So, what else mga kapiksi? Ito naman ay para sa November. Pero again guys, anytime from October to December, pwede nyo itong ma-experience, mga kapiksi. So, dito, mga kapiksi, maaari kayo magkaroon ng conflict sa
pera, pwedeng conflict sa isang tao dahil sa pera. So let's say for example, baka meron kayong makaaway ng dahil sa pera, mga kapiksi. So pwedeng kahit sino, kaibigan, eto guys, no? Yung sinasabi nating false mask, mga kapiksi. Kasi parang ano to, pwedeng hihingan kayo ng pera or uutangan kayo ng pera, tapos parang hindi naman siya nakabayad sa inyo or parang hindi maibabalik, mga kapiksi. And for some of you, parang magkakaroon pa kayo ng conflict with this person, na ibig sabihin baka magkaaway kayo ng dahil sa pera. So may mga ganun, may mga cases na ganun. Usually yung mga una hindi nagbabayad, pangalawa yung tipong ikaw na yung nagpautang, pag naningil ka, ikaw pa yung masama, no? So yung mga ganung klase ng conflict, mga kapiksi. For some of you guys, pagdating sa negosyo, kung kayo ay nagnenegosyo, mga kapiksi, parang medyo nai-stuck, nahihirapan. Parang medyo nahihirapan kayo na paangatin. Medyo na-stuck ng konti. Medyo maraming problema siguro sa negosyo nyo. So, tutukan nyo lang mabuti, syempre. Hindi naman palagi araw-araw malakas yung sales, di ba? So, check nyo lang yung mga strategies nyo, mga marketing strategies nyo. Baka meron din something wrong with your products or whatever. Pag-aralan nyo lang mabuti, mga kapiksi, and check nyo yung mga best practices ng mga competitors nyo. What works for them may also work for you, pero sometimes what works for them may not work for you. So, kanya-kanya ng timpla, mga kapiksi, mag-experiment lang kayo, and don't give up, guys, okay? So, yeah. Comment down below, guys, if feeling nyo nakaka-resonate kay Jan. And ito naman, guys, pagdating sa last quarter naman ito. So, ito sa last quarter, guys, may mga bagong opportunity na dadating sa inyo. Last month pala, December. Pero again, guys, anytime, no, pwede ma-experience to. Ito may bagong opportunities pa na ipagkakalob sa inyo sa universe. Sa pagtatapos ng taon and pagpasok ito ng 2025, guys, dadaling nyo itong mga bagong opportunities na to. Kasi mag-e-end yung cycle mo na parang so-so. Meron tayong presence dito ng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Matatapos yung taon mo na parang na-realize mo, parang nagkakaroon ka ng learnings or mga lessons learned, ganyan. Na parang, okay, ito yung mga magagandang nangyari sa akin ng 2024. Ito yung mga hindi masyadong magaganda. Ito yung mga gagawin kong for improvement for 2025. So, parang ganun, daladala mo siya, yung mga lessons ng 2024, dadali mo siya sa 2025. And parang, maaga magsisimula yung 2025 nyo, actually, mga kapiksi. So, these are new beginnings pagpasok ng last month ng 2024. Tapos, parang new cycle, new beginning na dadali mo sa 2025. So, parang December pa lang ng 2024, ikaw magsisimula ka na ng para sa 2025 mo. Nagets mo ba? So, parang brand new you, brand new beginning, for you, Aquarius, na dala-dala mo sa 2025. Maganda rin, guys, yung tsaka nakikita natin dito na may potential na mag-level up ka din. Itong level up na to, parang sabi ko nga sa'yo, maaga yung bagong taon nyo, maaga yung 2025 nyo. So parang, kunwari nasa level 1 ka ngayon, imagine nyo yung mga games, guys, kunwari nasa level 1 ka ngayon, tapos pupunta ka ng level 2, hindi pa kumbaga na, parang nauna ka sa karera, ganyan, kumbaga sa race, nauna ka, ikaw yung nangunguna, okay? And maaga mo siyang dadalhin for 2025. I hope that makes sense. Sana naintindihan niyo yung ibig ko sabihin, pero maaga magsisimula yung bagong taon niyo, and parang maganda yung promise ng pagtatapos ng 2024 and pagpasok ng 2025 nyo. So, i-claim nyo na yan, Aquarius. Comment down below if naintindihan nyo, if naunawaan nyo. Comment down below, guys. And yung mga magagandang energies dito, yung mga success, tagumpay, yan, i-mind-mind nyo yan sa comment section, mga brand new beginnings,
magandang 2025 yan. I-mind mo yan guys sa comment section. Deserve nyo yan mga kapixie. Okay? And comment down below if naka-resonate kayo guys. Ito yung ating 2025 kapalaran. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.